Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang sobrang nakakatakot na nga po ngayon, ang Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang dalawang bagong player na target na nga po ngayong kunin ng Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops, undermanned ang Boston Celtics sa kanilang game noong nakarang araw kontra si Spurs sa hindi nga po dito paglalaro nila Derek White at Kristaps Porzingis, ay nagawa pa rin nga po nila ditong manalo matapos mag-step up ang iba nilang mga players na sina Jason Tatum na nakapagtala nga po ng 24 points, Jrue Holiday na kumuha ng 22 points, at si Jaylen Brown na nagtala rin naman ng 21 points. Kaya dahil nga po dyan ay umangat na nga po sa 32 wins at 9 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang top 1 hindi lang sa standings ng Eastern Conference, kundi pati na rin sa buong NBA. At ang maganda pa dyan mga katrops, ay umabot na rin naman nga po sa 20 wins at 0 losses ang kanilang record sa kanilang home court na TD Garden. While undefeated pa rin nga po sila sa kanilang sariling bahay, na nangangahulugan na sobrang nakakatakot na nga pong kalabanin ngayon ang Boston Celtics. Maging ang ilang mga NBA analyst nga po ay nagsabi na kung sakasakali man nga daw pong maging healthy ang lahat ng players ng Boston Celtics sa playoffs, ay sigurado nga daw po na duduminahin nila ng gusto ang Eastern Conference at dediretso nga po agad sila sa NBA Finals. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang dalawang bagong player na target na nga po ngayong kunin ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng napag-usapan natin mga katrops, hindi para naman nga po talaga sinasarado o hinihinto ng tuluyan ng Los Angeles Lakers at Rob Pelinka ang posibilidad na gumawa pa sila ng trade bago ang trade deadline sa darating na Pebrero. Ayon pa nga po sa ibinulgar na balita ng sikat na NBA insider si Dave McMenamin ng ESPN, plano nga daw po ng Lakers na makakuha ng at least isang point guard na magpapalakas ng kanilang lineup. At kabilang nga po sa mga tinatarget nila ngayong kunin ay walang iba kundi sina Colin Sexton ng Utah Jazz na nag-average nga po ng 16.9 points at 3.9 assists sa kanyang 48.9% shooting, at si Tyus Jones ng Washington Wizards na nagtatala nga po ng 12.8 points at 5.6 assists per game sa kanyang 52.1% shooting. At makukuha nga daw po nilang kahit sino man sa dalawang ito gamit ang kanilang point guard si Gabe Vincent na ipang-aalok nga po nila either sa Jazz o sa Wizards, since hindi na rin naman nga po nila ito masyadong napapakinabangan pa sa kanilang rotation ngayong season. Kaya nararapat na lamang nga daw po siyang palitan ng mas bago at mas magaling na point guard na mas makakatulong kina LeBron James at Anthony Davis sa kanilang kampanya ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.